Hello guys, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel. So nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong bike check video. Syempre nandito ako ngayon sa Taurus bike shop, dito yan sa Marilao, Bulacan. Ayan, so magbabike check tayo dito ng isang mountain bike ng cult Everest. Ayan, so ginawa ito sa bundok ng Everest. Ayan, so wala nang intro guys, ang lakas ng ulan, bike checkin na natin to. So ayan guys, ang ating ibabike check ang cult Everest 27.5. medyo malakas ang ulan guys, kaya medyo lalakasan ko ang aking boses. Ayan, so ang ganda ng frame nito guys, matte color, matte blue dito sa may lower left, then matte green sa may upper right. So napakaganda nito guys, smooth welding kung makikita ninyo. At dito parang meron siyang kanal bato or meron siyang nakalubog itong down tube. Tapos yung pagitan ng down tube saka ng top tube, ito yung parang dugtungan niya, at napaka smooth nito guys. At sinukat ko ang kanyang top tube guys, 130mm or 13cm ang haba. So mahaba yan, at yan ay tapered guys, tapered ang ating head tube na may logo ng cult. Ayan, hindi ko alam, parang play mo pre kaya tato. At internal cabling na siya guys, oh. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, so tatlo yan, RD, preno, tapos FD dito sa may bandang kaliwa. So meron siyang FD kasi naka 2x tayo. Ayan, so marami kang option dito. At dito dumaan yung kable ng ating FD. Yan, natuto tayo dito. Ayan, shoutout kay Kuya Leo. Side swing. Ayan, alam na natin tawag dito. Side swing ang ating FD. Dito yan lumabas. At syempre ang ating preno dito lumabas sa ating top tube. Ayan, ganda oh. At yung RD, tingnan natin. Oh, dito sa ilalim pa rin. Ayan, pangkaraniwan naman dito lumalabas ang RD at dumaan dito. Yon. At dito smooth welding ang kinis guys oh. Ang sarap imasin oh. Ayan, ang frame natin ay medium. Size 17 yan guys. Sinukat yan, 17 inches. At dito may lalagyanan ng malamig na beer. Sarap niyan, promise. Ayan. At ang ating chainstay, may nakalagay na Creative Everest 27.5. Malapad dito. Ayan. At mayroong bridge doon. Ayan. At pwede kang gumamit ng FD, yung dito dinadaan, bukod dito sa side swing. Ayan. O, diba? At meron dito guys na plastic. So meron siyang built-in na chain protector. So, pansamantala, pwede pa yan. Pero bibili ka naman na, sigurado naman ako bibili ka. At mayroong mga previous naman minsan. At ito guys, napapalitan yung kanyang drop out to. Ayan. At dito nilalagay yung tornillo ng bike carrier. Kapares nito. Uy, may kasama na siyang tornillo guys. Oh. Ayan. At syempre, mayroon siyang bridge dito. At pabilog ang kanyang chain stay. Pabilog to. So, diretso lang. Pati yung, seat stay guys. Ano ba yung pinagsasabi natin? Ayan, seat stay, at ito yung chain stay. Ito pabilog. Ito, pa-flat na siya. Ayan, ganda na ito. Ayan, at dito tayo. Ayan, ito, yung ano niya, graphics niya guys. Ayan, medyo, hindi ko maano. Yung graphics niya, parang hip-hop. Parang hip-hop yan. May salamin. Ayan o, may salamin yan o. Oh. Oh, ang ganda na ito. At ang ating suspension guys. Uy, alloy.
alloy ang crown natin, guys. Kuha tayong magnet. Ayan, alloy nga. Alloy, Lodi. Ang arc natin, bakal, Lodi. Ang lower natin, bakal, Lodi. Ayan, ang suspension fork natin ay bakal, bakal, alloy. Tapos ito bakal din. Ayan, naka-quick release ang ating suspension fork. Ang ganda, oh. At ito, guys, sinukat ko ang ating stanchion. Kulay itim, 93mm. 93. Mula dito, hanggang dito, sinukat natin yan. Ayan, oh. At syempre, meron yang manual lockout, close open. Kulay blue yan, oh. Manual lockout. At sa kabila, yung preload. Yeah, may preload tayo. Yan, oh. At syempre, ang ating hubs. Tingnan natin. Uy, alloy, Lodi. Ang ating hubs. Tingnan natin kung may tatak. Uy, walang. Ayun, meron. Wow, panalo. Novatech. D471 ang haba. Basta Novatech yan. Seal bearing, Lodi, oh. Ayan, oh. Palagay ko seal bearing yan. Ayan. Oh, ganda. Ayan, oh. Kasi may cover siya, oh. So, palagay ko seal bearing yan. Alloy yan at 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating alloy Novatech quick release. Bakal ang ating spokes. Ayan. At double wall alloy na rim. Na may sticker na cult. Ayan, no, sticker lang yan. Pa semicircle yan, guys. Ayan, maganda yan. Nagagandaan ako sa gantong rim sa'yo. At ang ating gulong ay Kenda. Ayan, si Kenda yan. Pinakilala ko sa inyo si Kenda. Ang sukat niyan ay 27 by 2.20. Ang lapad nito. Ayan, pwedeng-pwede na to sa trail, guys. Ang lalaki ng specs niyo. Oh. Kapit na kapit to sa lupa. Lalo ngayon, nag-uulan. So, maputik ang daan. At syempre, sa kabila pa rin tayo, Novatech pa rin. Ang ating hubs, guys, Novatech, alloy yan. Yan. Kung naka-seal bearing sa harap, palagay ko seal bearing din tong likod. Naka-quick release yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 32 holes. Ang ating hubs. Baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim na may sticker na cult. At ay gulong natin ay Kenda na ang sukat ay 27 by 2.20. Malapad to. At ang ganda ng specs niya, guys. Oh. Ang pwedeng-pwede to ipang talon-talon sa komodo. Sarap magtalon-talon. At pakinggan natin ang tunog ng hubs. Uy, inantok ako. Napakatahimik, guys. Oh. Oh, di ba? Ang tatak ng cogs natin, sugek. Ayan, nakikita ko, guys, sugi ko. Naninilip na tayo. Sanay na tayo manilip, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Na 11 to 32 ang ating cogs. Siyempre, ang ating RD ay Shimano Alibio. Wow, ang ganda nito. Panalo na tayo rito. Standard ang ating tension pulley, plastic. At ang ating guide pulley ay palagay ko, hindi ko makita siya, guys. Ayun, hindi, standard. Ayan, yan standard electric pa na. Standard size. Parehas yan. Guide at tension pulley. Ganda nito, promise. At ang ating kadena ay Tech PWR. Na malangis-langis pa. Ayan, makatas-katas pa. At ang ating crankset ay Colt. 170mm. Medyo nakapalabas siya. Ayan. Nakapalabas yung ganyan. Square tapered. Seal bearing yan, Lodi. Yung BB niyan ay seal bearing. Buti pa yung bike may BB. At ang ating chain ring, guys, ay bakal yan. Dalawa. Yan, 24, 34. Bakal. O, bakal. O, magic. Dumidikit. Alaw na. O, diba? Siyempre, ang ating FD ay Shimano Alibio na may guide pa rito. Yan, guide to, guys. Kung gaano kataas yung FD ninyo. At syempre dito tayo ngayon sa alloy, ang ating seat clamp. Ayan, muntik na tayo magkamali. Seat clamp. Ito ay seat post. Muntik na nating masabing seat post to. Yung seat post niya, guys, 27.2, 350mm ang haba, straight. Ayan, diretsong diretso. Ayan, gandang-ganda ako sa mga ganitong seat post. Ayan, kasi yung iba naka-setback. At ang ating pedal natin ay Tik Plus. Ayan, plastic. At ball bearing pa rin yan. Ball bearing pa lang. Ayan, natupuan natin. Uy, ang haba. Haba nito, guys, oh.
at medyo makitid yung pisngi ng puwit niya dito na may tatak na gold. Ito medyo mababaw ang kanyang hiwa. Ayan, dadaloy na rin yung ihi mo dyan. At ito wala siyang hiwa dito, walang singawan ng utot. Ayan, so pangarera tong upuan natin. Ready na to sa ano, bakbakan na yun, no? At ang ating handlebar magnetin natin. Ayan. Uy, dumikit. Baka, Lodi. Ayan, 690mm. Mukhang meron siyang back sweep. Ayan, nakikita ninyo guys, back sweep. Tapos, low rise. Low rise plus back sweep is equals to, yun na yun. At syempre, ang ating stem ay 80mm na nakapositive. Ayan, baliktarin mo, magiging negative. Ayan, so baliktaran na lang yun. At ang spacer niya ay dalawa. Dalawang 10mm. At yung dust cap niya guys, medyo flat. Ayan, gusto ko yung mga spacer na, iniisip ko nga palitan yung dust cap ko eh, ng flat, para bumaba pa yung aking stem. At ang ating head cap, ng ating headset cap, ay Colt din to. Ito yung logo ng Colt eh. Ah, di ba? Logo ng Colt yan. Alloy din yan guys, alloy. Ayan. At ang ating hand grip, rubber na rubber. Matigas na rubber. Ayan, oh, matigas nga to guys. At end cap natin, rubber din. Yung ganito ko guys, nawala ano. Ayan, shirt ko lang. At ang oil, Tektro. Ah guys, mukhang, ayan oh, dumadami na ang ating nababike check na Tektro. Yung Colt na nababike check natin dati, naka-Tektro rin yon. Yung pine wood na nababike check natin, naka-Tektro rin yon. So ito ay naka-Tektro na din. Ayan oh, mineral oil. So two finger to guys. Wow, ang ganda, two finger. Sana all naka two finger. At Shimano Acera 1-9 na mayroong indicator dito. Acera yung shifter natin. Yung RD natin, Alibio. Ayan, ang ganda, promise. At sa kabila, oh, Acera nga. Acera pa rin yung shifter natin dito. So parehas na Acera, then Tektro ang ating lever. Ayan. Ito naman guys, yung ating rotor, 160mm na rotor. Siyempre, terno yan. Tektro yung rotor, 160mm. At Tektro din yung caliper na IS mount. Ayan, so ang ganda nito. Napakasimple ng design ng ating Tektro. Two piston to, ayan. Two piston. Siyempre, sa kabila, ganun din. 160mm na rotor. Tektro din yan. Ayan guys, may nakasulat na Tektro. Nakikita ba sa camera? Ayan, Tektro. At IS mount na Tektro pa rin dito sa harap. Yan, napakasimple talaga ng design ng Tektro. Parang magkapatid sa ang ating MT200 sa itong Tektro na yan. Ayan. Ah, nakalimutan ko guys. Itong nasa suspension fork, sticker lang to. Yan, pwedeng matanggal yan kung tatanggalin nyo. Pero palagay ko, huwag nyo nang tanggalin. Ang ganda kayang tingnan, no? At ito yung kabila ng crank set. Ito yung crank arm, oh, Cult. 170mm. Naka, ano siya, oh. Nakalabas ng konti, oh. Ayan, square tapered. Lori, oh. Oh, palagay ko. Ah, ito guys, nakalimutan ko. Marami siyang uod ng pagkaka-welding dito. Ayan, oh. Palagay ko, wala na ako nakalimutan dito, guys. Sulya panuli natin. Ang ganda nito. So, ayan, guys. Ang ating bike check video ng Colt Everest 27.5. Nagkakalaga to, guys, ng 13,000 pesos. Dito lang yan. Siyempre, sa Taurus Bike Shop. Ayan, ilalagay ko sa description, guys, ang kanilang Facebook link, contact number sa mga gustong mag-avail na to. Ayan, naka-Alivio na RD, 2x na FD, Tektro na hydraulic disc brake, at smooth welding, guys. Ayan, at internal cabling. So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan pindutin ang like, guys, at mag-comment na rin kung ano masasabi nyo, guys, sa ating bike check na Colt Everest 27.5. But huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 5,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!